pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. At papuri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaloan lamang niya ang leyon na wari bisirong kambing, at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nung patayin niya ang higante, at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabaksak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinalan niya sa kanyang saltik, sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan. Pinag-ibayo niya ito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway, upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000. At noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo, at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa, sa kataas-taasan at kabanal-banalan niyang iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga mang-aawit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista
at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng isang taon. Ano pa't umaalingaungaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihang magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kakalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginoong buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita, aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang, ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Salita mula sa Diyos, kapag isinasalob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan, na pinapugutan ko. Si Herodes, ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Inangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal.
kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman niyo ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Unang Biyernes. No, kung tutusin ito po ang unang Biyernes. Yung realidad po na kinakaharap natin, hindi natin hawak ang ating buhay. Anumang oras, anumang araw, po pwedeng isa sa atin ang mawala sa mundong ito. Kaya, i-enjoy mo na ang buhay. Mabuhay ka nang naayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung sakasakali lang, hypothetical question, kung mamamatay ka na ngayon, paano mo gustong maalala ng tao? Naiisip ba natin yon? O concern ba natin kahit papano yung pag ako ba namatay, ano bang maiiwan kong, kasi ngayon usong-uso yung mga pagbabaliktanaw, yung mga legacy, mga nagawa, mga ginawa, di ba? Naririnig natin yan, no? Pero ikaw ba, naiisip mo yon minsan na paano mo gustong maalala? Kasi isa din yun sa, kumbaga, po pwedeng magbigay sa'yo ng motivation kung paano ka mabuhay sa mga susunod na araw. Isipin niyo po, ha? Kung sakali ba, ngayon, ano ang maaalala sa iyo ng mga tao? Yan. Tingnan natin. Kasi po, sa unang pagbasa, sa aklat ni Sirak, ipinapahayag niya at inaalala o ipinapaalala sa mga tao kung sino si David, yung kanyang naging buhay, yung kanyang paglalakbay. Mula sa pagiging pastol hanggang siya ay piliin, putunga, no, yung ilagay ang langis sa kanyang ulo, pagpatay sa leon, maging kasama ni Saul, makipag-gera, ipagtanggol ang bayan, hanggang siya ay maging hari. Napakaganda ng alaala ni David bilang isang hari. Kung paano sa kanyang pagkahari ay naipakilala rin niya
kung gaano katapat ang Panginoon sa kanyang bayan, kung kaya't si David, sinikap din na maging tapat sa Diyos. Ang ganda ng pagkakapaliwanag o pagkakalahad ng buhay ni David. Samantala, sa Ebanghelyo, mayroon pang isang hari. Sa unang pagbasa, si Haring David. Sa Ebanghelyo, si Haring Herodes. Isip-isip ha, saan ba tayo mabibilang sa pupwedeng maalala? Sa panig ni David o isa tayo sa mga Herodes ng panahong ito? Si Haring Herodes, no, kung titingnan natin, nakiapid. Inaalala po, no, pinapakita dito. Bagamat gustong-gusto niyang makinig kay Juan Bautista, natutuwa siya sa mga pananalita ni Juan Bautista. Pero hindi niya napanindigan ang katotohanan na ipinapahayag ni Juan Bautista. Pinaaalalahanan lang siya ni Juan. Ang sabi ni Juan Bautista, hindi mainam na asawahin mo ang asawa ng kapatid mo. Ulitin ko po, balikan ko ng konti. Ang mga hari, lalo pa nung panahong iyon, maraming babae yan. Sa palasyo, maraming babae yan. Legal yon. Pero ito, asawahin mo ang asawa ng kapatid mo, mali na yan. Tapos, ano pa nangyari? Dahil sa udyok ni Herodias, dahil sa kanyang maling paninindigan, pinapugutan ng ulo si Juan Bautista. Maraming Herodes sa panahon ngayon. Pero sana po, ang mas maalala sa atin, lalo tigit bilang isang deboto, ay yung tayo po ay may paninindigan at naninindigan sa katotohanan. Kung ano ang totoo, yun. Hindi natin pwedeng pagtakpan. Hindi natin pwedeng baguhin. Kung ano ang nangyari sa nakalipas, kung ano ang katotohanan, yun dapat. Kasi hanggat hindi tayo natututo sa nakalipas, walang magandang kinabukasan tayong mararanasan. Kahit magtago ka, pagtakpan mo man ng kung ano-anong mga kasinungalingan, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kahit yung sa atin mismo, sa mga personal nating karanasan. Kaya nga, ang tanong ko kanina, paano mo gustong maalala ng tao? Kahit siguro pamilya na lang, paano mo gustong maalala ng iyong anak, ng iyong pamilya? Ikaw ba yung magulang na ang prinsipyo, katulad ng nakagawian natin, kahit magdildil tayo ng asin, basta huwag tayong gagawa ng masama, huwag tayong kukuha ng ipapakain natin galing sa masama, yun ba yung maaalala sa iyo ng iyong mga anak o wala na rin? Practical tayo, anak. Maging practical tayo. Sayang yung pera na yan. Kahit galing sa magnanakaw yan, kahit galing sa corruption yan, okay lang, basta mayaman tayo. Ganun mo ba gusto maalala? Ang problema natin, bilis natin makalimot, di ba, no? Hindi niyo ba alam? Baka isa tayo sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang bansa, kung bakit maraming nagugutom,
kung bakit maraming naghihirap? Baka lang nakalimutan mo, isa ka dyan. Isa tayo dyan. Hindi nyo na maalala? Sino bang nagboto sa mga magnanakaw, sa mga pumapatay? Di ba tayo? Huwag tayong magmalinis. Tayo yan. Yan ang katotohanan. Masakit man, pero yan ang katotohanan. Paano? Kasi baka sabihin nyo na naman, no? Father, nagsimba kami para makinig ng salita ng Diyos. Eh, yan nga yung salita ng Diyos. Eh, totoo naman, ang isang taong naninindigan sa katotohanan, dapat manindigan sa katotohanan kahit pugutan ka ng ulo. Yan ang nangyari kay Juan Bautista. Pinugutan ng kanilang hari. Father, huwag kayong makialam. Usapin ito. Eh, nasa Bible naman. Pinangaralan ni Juan Bautista yung hari. Pinaalalahanan. Mali ang ginagawa mo. Ay ngayon, pag sinasabing, mali ang ginagawa natin. Nagagalit. Pero tatahimik ba ako? Mali yung makisama ka sa hindi mo asawa. Mali yung gastusin mo ang pera mo, kahit pera mo, sa sugal, sa bisyo, mali yan. Mali ang sumuporta sa magnanakaw, mali yan. Mali ang sumuporta sa mamamatay tao, mali yan. Mali ang sumuporta sa mga sumisira sa kalikasan. Tingnan natin, no? Kasi baka ito yung hinahanap nga natin na susi. Ano bang dinadasal nyo ngayon sa Nazareno sa muli ninyong pagkikita, sa muli ninyong pagtatagpo? Ano ang ginagawa natin na dapat nating ituwid? At nawa, sa mga panahon at pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Nazareno, pag sumikapan natin, magawa ang mga mabubuting bagay, kahit na sa paningin ng iba, no, ay tayo'y nangingialam, pero ito ang importante, kung ano ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Nawa, pag sumikapan natin, na maalala tayo bilang isang tapat na deboto na nagsasabuhay ng katotohanan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, lumakad nawa kami sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala
at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng operasyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, nairito kami sa harap mo. Alak at tinapayalay namin sa iyo mula sa tangkay ng pasagutin ng trigo upang maging tugot katawan mo. Kayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kaming matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparin. Siyang nagbulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayundin naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at kusay, ika'y kasama ko. Ang samo ko kasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahalay na darama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan mo ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Ayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami papabayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ika'y pupurihin ko.
mahal na kong Jesus Nazareno. Mahal na kong Jesus Nazareno. Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakitaas din po yung mga larawan na ibinigay po sa inyo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga kani-kanilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.